Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo sa ating po mga sukin taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo po nanonood ng ating programa ngayon. Special na edition po itong ating pong episode sa mga sandaling ito sapagkat sa maikli po nating mga minuto ay makakapiling po natin ang hinahangaan ng marami, sabihin na po natin sa larangan ng pag-awit, sa talento ng kanyang tinataglay sa kasalukuyan, ginagamit niya rin sa gawain ng Panginoon. At ito pong ating bisita ay ilang beses ko na rin po itong naging singer sa aking mga evangelistic crusade na isinasagawa. Mga kaibigan at mga kapatid, ang aking pong tinutukoy ngayon na ating pong panauhin na kasama po nating uupo sa ating pong studio dito sa Kapitulo Bersikulo ay ang 5-time defending champion ng tawag ng tanghalan na nakakuha po ng napakaraming sabihin na natin paghanga sa ating libu-libong mga manonood sa non-time show na yon ng isang giant network ng telebisyon. Ang aking pong tinutukoy ay si Jeremy Sanico. Jam? Hello po. How do I call you? Jam na lang? Apo. Oo, Jam. So, kumusta ang buhay? Mabuti po and ayun, sobrang overwhelmed and blessed po dahil nandito po ako ngayon sa Kapitulo Bersikulo. Praise God. So, ikaw ngayon ay nag-aaral? Apo. Oh, so graduating po ng grade 12. Wow, graduating ng K-12. So, anong plano mo? Gusto mo ba maging artista? Magtutuloy po sa college. Anong plano mong kunin? By God's grace, gusto ko pong ipagpatuloy din yung passion ko talaga, which is music education po. Wow, that's good. Kasi yun ang linyada ng, kumbaga yun ang talent mo, no? No? Paano ba na-develop yung talent mo ng pag-awit? Galing ba? Mula ba yan sa pagkabata mo o paano ba ang sabi po ng father ko, when I was in 11 months, na-train daw po ako. 11 months pa lang? Ayun po, 11 months. Oo. Bali, narinig po nila akong mag-humming. Okay. Nang madalas po natin kinakanta sa church na Showers of Blessing. Mm-hmm. And then, kaya po nung narinig nila na may tono po ako, pagdating ko po ng 2 years old, tinrain na po nila ako ng mga pambatang kanta sa church. Mm. And then, when I was 3 years old, yun na po talaga yung time na nag-start po akong kumanta sa church. Mm. So, ang nag-develop sa'yo, yung parents mo, sabi mo nga, at ang naging unang narinig na humming mo ay yung ating mga hymnals, lalo apo na yung Showers of Blessing. Apo. Ba't hindi ka natuto doon sa mga rock music? Kasi po, diba? Opo, siguro dito, malaking factor po yung influence ng magulang. Very kasi good. Hindi po ako pinarinig ng mga ganong klase ng music simula pagkabata. Oo, kasi, di ba, sabihin mo na lang, lumaki ka na, noong bata, humming, hymnals, ano? Showers of Blessing. Siyempre, kalaunan, di kalaunan yan, nagpumasok ka ng elementarya, at nag-aral ka, siyempre sa eskwelahan, marami dyan mga impluensya. Ay, opo, factor din po yung sa school. However, siguro po, kapag sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. So, kung ano po yung naging training ground ko sa bahay, nadala ko po yun pati sa school. Mm-hmm. Kaya hindi po ako nawili sa mga, feeling ko po maingay po siya sa tenga. So, hindi ka man lang nagkaroon ng interest. Hindi po talaga. Oo nga. So, kasi yan ang trend ngayon, ang mga kabataan, no? Mga kanta na yugyug dito, yugyug doon, malakpalakasan ng mga instrumentong ginagamit, di ba, Jam? Palautay ng kaunti, nung ikaw ay, sabi mo nga, nag-aaral ka, sumasali ka rin ba sa mga pa-contest dati? Opo. Nagsimula po akong sumali sa contest, kinder po ako. Talaga? Tapos, naging city level champion po ako sa General Santos City ng mga kindergarten. Oo, kasi Bisaya ka eh. Opo, Bisaya. Oo, kamag-anak, kababayan mo yung aking wife. Yes. Sa Gensan. And then, siguro pagdating po dito sa Manila, nung lumipat ako kami dito, nag-try po akong mag-audition sa iba't ibang mga TV networks natin para ma-enhance nga po yung talent. Pero hindi po natatanggap, so puro audition lang. Hanggang sa na-try ko din po na sumala sa mga barangay singing contest. Nanalo rin. Nanalo din naman po. Kasi hindi sumisipot yung kalaban. Okay. Pero na-train po rin ako sa school. Kasi sa school may mga contest din po doon. So, syempre po, malaki po yung challenge kasi may mga teachers na ganito kasi yung kapalit na grade, accepted ka sa ganito, so something like that. May pressure rin, may premyo. Apo, may premyo din po. Bukod sa grades na makukuha mo kahit papano. Pero pag usually dito pag school, parang karangalan lang din talaga matatagap mo. Nikash nga. So, ikaw ay nag-aaral sa hindi naman Adventist school, di ba? Apo, ngayon. Ngayon eh, nasa paaralan ka na hindi Adventist. Apo. Punta tayo dun sa iyong highlights. Sa maring sabihin na nating nagbigay sa iyo ng napakatinding break, sabi nga nila.
Kasi 5,000 na yung followers sa Facebook. Baka hindi pa nga kakasya yung iba, no? Gumawa ka pa ng may album na ginawa ang ating bisita ngayon, mga kagiliw na taga-subaybay. Pero paano ka ba nakapasok doon sa malaking noontime show na yun? Apo. Sige, kwento mo sa akin. Nag-audition po ako noong 2015. Mm-hmm. Meron pong audition caravan yung show po na yun. And then, hindi po ako, natawagan po ako, pero hindi po ako nasalang sa TV. Kaya pagka next na year po, nag-audition po ulit ako. Okay. So, bali dalawang audition po yun. So, after a month po, pagka 2016 po, natawagan na po ako after a month. And then, nagkaroon po ng VTR shooting. Mm-hmm. So, dun po sa VTR pa lang, nagkaroon na rin talaga ng problema. Kasi pag po pala sasali ka po sa mga ganong klase ng show, kailangan maging wise din po tayo kasi may risk po talaga. Parang sa trabaho lang din po. Nung tinawagan ka, anong pakiramdam mo? By the way, ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit ka sumama sa ganon na malakihan yan? Kumbaga, nationwide yan, ano? Hindi lang barang-barangay na yan, Jam. Buong mundo nanonood yan o part ng mundo. At yan eh, napakalaking network na television station. Ano ang motivating factor mo? Sa totoo lang, Tito, nung time kasi na yun, medyo, pag sa ministry, mahirap eh. Okay. So, isa din pong factor na yung ministry natin, sa ministry ng singing ministry, dahil independent missionaries kami sa pagkanta. Yes. So, parang gusto ko rin siyang masupport. In a way na hindi ko mako-compromise din yung faith. And then, isa sa pinaka-nag-ujok sa akin, yung experience lang talaga. Okay. Parang sabi ko, try ko naman kaya lumabas sa church. Kung kaya ko bang sumali sa ganun, kaya ko kayang manalo sa ganun. So, parang yung motivation lang din po, sa akin lagi ng father ko, is yung i-share yung talento ko sa pag-awit na binigay ng Panginoon. At lagi niyang sinasabi, kahit nung una di ko maintindihan, sabi niya, anak, pag pupunta ka sa station na yan, sa network na yan, maging ilaw ka sa mga nandoon. Hindi yung itataas mo yung sarili mo dahil magaling kang kumanta or ganito, ganyan. Pero ang gagawin mo doon ay ikaw yung magdadala ng ilaw sa kanila at sa pamamagitan ng talento mo, makikita nila kung gaano kadakila ang Panginoon. Ngayon, punta na tayo doon sa natawagan ka. Apo. Galing ng iyong motivation kasi parang explore. Yes. And at the same time, ma-share yung talent ministry ng yung pagkanta. So, nung tinawagan ka, anong pakiramdam mo? Siyempre, fulfilled, ano? Grabe po, sobrang overwhelmed. Parang, hindi po kapaniwala. Oo, kasi dumadaan sa screening, ano? Apo. Daming aplikante dyan, pero dinadaan yan sa maraming mga screening na ginagawa. Ngayon, nung naroon ka na sa loob, ano ang naging karanasan mo? Nung nandun na po ako sa loob, siyempre, Sabado, Tito, yung una kong schedule noon. Wow! Kasi napanood niyo po ako, di ba, Monday? Monday, pero Friday pa lang po, nung tinawagan na po ako. Okay. Nung show, na sasalang daw ko ng Sabado. Mm-hmm. And then, pinag-pray po namin na kung hanggang maaari, mailipat ng schedule. And then, pinaliwanag na rin natin agad yung faith natin na meron tayo. Mm-hmm. Kaya, naintindihan naman po nila. And yung na-surprise ako, kasi talagang itinaon ng Panginoon na matapat po ako ng Lunes. Kasi bilang nung tatay ko, sabi niya, kung Lunes ka masasalang, tapos makalimang panalo, kapag Friday pwede ka na huminto. Parang may assumption na siya na gano'n. Pero ako tinamanan ko lang siya, sabi ko, ambisyoso ng papa ko. Baka umabot ka sa lima. Opo, parang aabot naman, parang masyado kong minaliit. So ang nasa isipan mo, hindi ka naabot sa lima, kagaya nung sinasabi ng father mo. Kasi assumption niya lang yun. Assumption niya lang. Parang sa akin, ay, hindi. Experience lang. Ngayon, nung nandun ka na, at nung unang salang mo, nakita namin napakataas ng grado eh. Ano ang pakiramdam mo? Hindi ka ba kinabahan? Lalo na yung mga hurado na nandun. Alam mo, lalo na yung isa dun, yung punong hurado na alam mo, pagka yun ay medyo simplang ang isang tono mo, siguradong igugong ka. Ano ang naging karanasan mo? Grabing prayers dito kasi ang hirap nung mga parang kilala ko yung nakatunggali ko dun eh. So parang may experience na yun sa show. Sabi ko, Lord, sana ikaw yung makita dito. Masyado nung maraming experience nito pero mas malaki kay alam ko. Amen. And sabi ko lang po, hindi lang ako magong dito. Yun lang yung prayers ko. Lord, wag lang ako magong para di naman ako mapahiya. So in other words, yung mga kalaban mo talagang ahead sa'yo. Opo, ahead kasi parang nangyayari doon. Underdog ang nangyayari. Ano? Kasi mas marami sila. Challenger. Challenger ang nangyayari. So nandun, ipinakita mo na you have that confident. Nakita naman namin sa iyo, hindi ka kinabahan, naging relax ang pagkanta mo. Relax and, po, pero grabe po din. Pero hindi kita sa facial expression mo. When you say, yung kumanta ka, nakita namin na nandun yung confident, nandun yung alam mo kung anong ginagawa mo. Apo. Ngayon, punta tayo dun sa decision. Kasi ito ang pinaka-highlights ng karanasan mo. Nanalo ka ilang beses? 5 times po. 5 times? Yes. At ang kanya pong grado o rating, mga kaibigan at mga katagasubaybay, alam naman natin, nagmi-maintain siya sa 96.
Opo. May dalawa pong beses, dalawang araw na nag 93-92 po ako. Pero usual is 95-96. 95. So, bihira ho yun sa mga sumali dyan. Nakaranasan dyan, 90, pinakamataas, 91. Opo. O, pero sa kanya ho, ang kanyang ang rating niya, umabot ng 90, hanggang 96 ang pinakamataas. 96.2. Hindi biro ho yun. Ngayon, doon sa pagdating na doon sa limang beses kang nagkampiyon, hindi ba pumasok sa utak mo na parang, isip mo na, ay, kayang-kaya ko na to. Hindi pumasok sa'yo. Ayoko pong maging kampante. Okay. And then, sabi ko, pinarating ako dito ng Panginoon with a purpose. Kaya nung tinanong po ko ng host kung tutuloy pa ako, ako po yung isa sa mga, actually, ako po yung una na huminto at sabi na hindi na tutuloy at ibibigay na yung chance sa iba. Ngayon, magtataka yung marahil yung ating mga katagasubaybay, no? Lalo na yung mga Adventist community natin na mga kapatid, na anong dahilan mo, bakit hindi mo siya itinuloy? Kasi doon sa network, bawal eh. Nasabihin dito ngayon, sabihin mo sa ating mga taga-subaybay, what is the reason behind? Kasi sinabi mo lang doon ay ano nga? Ang sabi ko po doon, magpapahinga na po ako. Sobra-sobra na po yung blessings na tanggap ko at ibibigay ko na po yung chance sa iba. Sa iba. So, behind that is 5 days dito na pinanalo ako ng Panginoon. Monday to Friday. Yes. Bago pa yung Monday na yon, Friday pa lang, pinag-pray na namin na sana hindi ako isa lang ng Sabado at payagan ako na ilipat yung day. Mm-hmm. So, that's the blessing of 6 days. And syempre, as an Adventist, we believe talaga na yung 7th day po ay araw po ng Panginoon. Amen. And hindi lang dahil sa pinaniniwalaan natin, pero yung talagang standard dito eh. Maniwala tayo sa hindi, yun correct, talaga correct, yung standard correct, ng Panginoon. Correct. And yun po yung reason kasi pagdating ng 7th day, yun yung time ko naman to bring back the glory to God na nagbigay ng talent. Nabigla yung marami kasi Apo. Live program yun. Yes. Bakit ka nag-back out? So, dahil araw ng Sabat. Apo. Ito pong kabataang ito ay kami ho'y humanga. Para sa amin, na mga Adventist, you are the champion. Amen. Hindi mo man nasungkit yung karangalan na yan. Pero yung paninindigan mo sa araw ng Sabat, na hindi mo ipinagpalit yung kayamanan, katanyagan, o anumang premyo makukuha mo, na someday soon, pwede kang ofera ng Giant Network o anumang recording studio na maging artista. Apo. Pero hindi man lang yan pumasok sa isip mo na ipagpalit ang Sabat, tama? Apo. Noong time po na yun, nasabi ko rin naman na parang sayang na. O, bilang kabataan, manghihinayang ka talaga. Which is normal na bilang tao, manghihinayang ka dun sa opportunity. Pero when we look beyond the things, parang minsan po kasi madali tayong maakit sa bagay na nakikita lang ng mata natin. Pag hindi natin nakikita, parang di naman yung totoo. Pero yung faith po na meron tayo, yun po yung isang bagay na hindi po mabibili ng pera, na hindi mapapalitan ng kahit ano, at yung salvation na binibigay po ng Panginoon sa atin. Nung nag-decision ka niyan, siyempre marami nag-bash sa'yo eh. Meron nagsasabing, sayang na, nandun ka na sa Tugatog, ba't hindi mo tinuloy? Maraming sasabihin nila, pambihira naman, drill na yung Sabado naman eh, pwede mo nung pakiusapan yung church mo. May ganun ba? Opo, siguro kasi iniisip po nung iba na dinigtahan po ako ng church. Ayun nga. Ang iniisip po nila na parang, bakit masyado daw stricto yung church natin, anong klaseng Diyos daw yung meron tayo, bakit daw hindi pumapayag. Pwede naman daw magsimba na lang ulit sa next na Sabado tapos ihingi ng tawad yung pag-absent. Oo nga naman, yun ang nasa mentality ng marami. Yes, which is pwede naman talaga basically. Pero kasi Tito, ang naging ano ko doon, ang lagi kong pinupoint out, this is my own conviction. Hindi rin naman lahat ng Adventist ganun yung magiging choice. And good thing dito sa kapitulo versikulo, ito po yung sinasabi po namin sa inyo na kapag nadoktrinahan ng Biblia ang aming mga miyembro, kahit na anong gawin po ninyo, hindi yan sila basta-bastang gumibap sa kanilang alam na pananampalataya. And this is it. Isang kabataan, ipinagpalit ang kanyang karangalan, ang kanyang katanyagan, ang kanyang pwedeng maging career in the future dahilan sa kanyang pananampalataya. Alam niya na ang katumbas nito ay buhay na walang hanggan, correct? Ngayon, Jam, ay dahil maikli ng ating oras, gusto kong samantalahin yung pagkakataong ito para magbigay ng mensahe. Unang-una sa iyong mga kapwa-kabataan at sa mga magulang na rin na hubog sa'yo para manatiling strong sa pananampalataya. Ano ang message mo sa kanila? So, para po sa lahat ng mga kapwa kabataan at sa lahat ng mga magulang, lagi ko pong sinasabi na marami pong challenges na dadaan. Pero as parents, ako po ay isang bunga ng magulang na hindi perfecto pero na-train po sa pananampalataya at sa paglakad kasama si Christ. So, mga kapwa kabataan, lalo na sa pagdating sa araw ng Sabat, marami kayong challenges sa pagdadaanan. Minsan parang gusto niyo nang give up. And sometimes then, maliliwanagan kayo at masisilawan kayo sa pwedeng i-offer sa inyo ng mundo. Pero always remember na mas malaki ang kayang i-offer ng ating Panginoon. Iligtas man tayo, hindi na ating Panginoon, patuloy natin siyang paglilingkuran dahil yun yung
yun yung way natin para ibalik yung pasasalamat sa Kanya at dahil mahal natin siya. Amen. Wow! Ay, palagay ko yung kanyang sinabi, brother, enough para ma-inspire, hindi lamang yung mga young people natin, kundi yung mga ka-churchmate din natin. And even yung mga non-Adventist believers natin, di ba natin sila kasama sa pananampalataya, na ang buhay sa lupang ito ay hindi pwedeng matumbasan ng anumang bagay ng yaman ng sanlibutan dun sa buhay na walang hanggang iniaalok sa atin ng ating Panginoong Diyos. Mga giliw na taga-subaybay, huwag kayong haalis sapagkat pagkatapos po ng aming interview ito, ay maririnig na po ninyo. Ibibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon para po panoorin at saksihan po ninyo ang mga awitin na ibibigay sa atin ng ating 5-time defending champion ng Tawag ng Tanghalan, Jeremy Sanico. Ibigay po natin sa kanya ang panahon. Huwag kayong aalis sapagkat siya po ay magbabalik sa ating po mga awitin.